po doon sa kukuha ko pong bundle-bundle na ticket at marami na kukuha ang token. Pagkahatid ng araw niya sa kanyang misis sa trabaho nito. Diretso na siya sa kanyang hideout, ang paborito niyang laruin, ang tinatawag na Top 8 Ball, kung saan para manalo ng tickets, kailangan makabuo ng vertical line ang mahuhulog na bola. Kailangan marunong kang tumaimin. At slam a winner, kung saan ang dami ng ticket na pasalalay sa numerong papakatan ng bola. Magsasakalan din po yung games ko kung wala pong budget makapaglaro sa mga arcade. Naisip ko, gusto ko din maglaro na ganyan Sunday. Ang pinakamalaking gastos daw niya kada araw, nasa 1,000 pesos. Hindi kami pagdating sa gastos sa pagbili ng kalat. Pero sulit naman daw, lalo't marami-rami na raw siya napakita. Katunayan, ang tatlong plancha, dalawang set ng blender, skateboard, pressure washer, electric stove, kahit pa ang kanilang kubyertos, tapas lang daw ng kanyang pag-arcade. Wala po kami, sahod po ng misis, tsaka sahod po, naiipon lang po sa pagpapatayo po ng bahay, tsaka mga savings po namin. Pero dahil kalimitang napapasarap sa paglaro, si Harry madalas daw winawarla ng kanyang misis. Hindi ko na nasusundo yung misis ko sa work, nakakalimutan na din kumain na ng halihan, so sumasakit yung tiyang. Ako na yung susundo sa kanya para umuwi. Kaya para makabawi sa kanya, nag-iipon si Harry ng tickets para ma-redeem ang target niyang premyo. Bagong mamahaling cellphone. At makalipas na lang isang kalahating buwan, nakaipon na siya ng target niya 800,000 tickets na kailangan para ma-redeem ang inaasam niyang cellphone. Hindi po ako makapaniwala. Sobrang excited po ako. Kaya lang si Mrs. Naisip ko po na huwag na lang cellphone kasi may ginagamit pa naman ako. Ang bago na lang nilang punteriya, brand new na motor, kung saan ang kailangan naman nilang pag-ipunan, 1.4 million tickets. Pag-i na lang naman yung kulang na bubunuin. At makalipas ang premium din motor. Walang minkis na paglalaro. Ang hawak nilang ticket, muli nilang binilang. Sakto! Para ma-redeem na nila ang pangarap nila sa motorsiklo. Ayan na! Sobrang pagkadami-dami, hindi po talaga ako makapaniwala. Para akong naka-jackpot, ito po yung first time na magkakaroon po ako ng motor. Pero sobrang saya ko talaga. Kung susumahin, umabot sa 40,000 pesos ang naging puhunan ng mag-asawa sa paglalaro sa arcade. At ang presyo naman ng napanalunan nilang motorsiklo, nasa mahigit 100,000 pesos. Sulit! Okay na naman po sa mga 200,000 ako siguro. Pa! Nakuha po namin prices. Pa! Bilamin! Mas malaki po yung nakuha po namin prices kaysa doon po sa nagastos na. Pa! Hindi po kami. Bilamin! Kapi! Strategy kasi nga kung meron silang targets. Mapapadalas yung paglalaro nila sa amin. Kung habis lang siya, hindi naman siya masama. Kasi lahat naman tayo is looking for sense of relaxation, enjoyment. As long as hindi siya nakaka-istorbo sa family life, career, other things na important for us, okay lang siya. Pero again, everything in moderation. Simula nung na-redeem na namin yung motor, sinabihan na din ako ni Mrs. na tumigil ka na sa paglalaro dyan sa arcade, baka malulong ka. Bilang dapat laban ng laban, dapat din madiskarte. Ano ang reaction mo sa isto?